Ano ba ang mahalaga sa digmaan? Ang katapangan ba? O ang taktika sa pakikipagdigma? May sagot ka ba, kapatid? Sa umagang ito ay pag-uusapan natin ang isang batang bayani na hindi gaano kilala, na nag-twist buhay para lamang sa kalayaan ng ating bansa. Sino kaya ito? But before we proceed, mga kapatid, kayo po ay aking inanyayahan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Simulan na natin. Si Tarik Sulaiman ay isang batang pinuno ng Makabebe, Pampanga at nanguna sa labanan ng Bangkusay noong June 3, 1571 upang pigilan ang mga mananakop na Kastila. Tinawag siyang Bambalito ng mga Kastila dahil sa kanyang murang edad. Hindi natukoy ng mga Kastila ang kanyang tunay na pangalan. Ngunit, base sa genealogical records na isinalaysay ng mga pinuno ng inapo ng mga Kapampanga noong panahong 19th century, ang pangalan niya ay Tarik Sulaiman. Ayon sa mga tala, nang muling bumalik ang mga Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi upang tuluyang sakupin ang Maynila noong May 17, 1571, hindi sumuko agad ang lahat ng mga katabing-nayo ng Maynila tulad ng Makabebe, Davotas, Agoloy at ibang karatig na lugar. Ipinatawag din na Rahala Kandula, Raha Sulaiman III at Raha Ladyang Matanda na nauna nang ibinigay ang tundo at kaharian ng Maynila sa mga Kastila, ang mga katabing nayon upang magipagkasundo na sa mga Kastila. Ngunit, nag-organisa ang mga taga-Makabebe sa pangunguna ni Tarik Sulaiman ng puwersa para labanan ang mga mananakop. Sinamahan sila ng taga-ibang lugar sa tabi ng Ilog Pampanga tulad ng mga taga-Hagunoy at Bulacan. Ang puwersa nila ay umabot ng 2,000 katao sakay ng 40 karakuwa ang sinaunang warship. Nagtungo sila sa tundo at humumpil sa Bangkusay at nakipag-usap kina Raha Lakandula, Raha Sulaiman III at Raha Ladyang Matanda. Sinumbatan ang tatlong raha dahil sa napakabilis na ginawang pagsuko nila sa mga Kastila. Ayaw ni Tarik Sulaiman na makipagkasundo sa mga Kastila at inimog ang tatlong raha na sumama sa kanila sa pagpapatalsik sa mga dayuhan. Ngunit, sabi ng mga taga-tundo, kung makakapatay raw sila ng mahigit 50 mga Kastila, sasama sila sa labanan. Gayunpaman, sa utos ni Miguel Lopez de Legazpi, nilapitan sila ng mga emersaryong Kastila upang sabihing makipagkasundo na. Ngunit, sinabi ni Tarik Sulaiman na nakataas ang kanyang kampilan. Nawaylin
dami at lakas ng mga kalaban. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na itali ng tigdalawa ang kanilang mga bangka upang hindi tumaob sakaling magbanggaan sa tubig. Tapos, pinagsagawan niya ng mahinay ang mga kastila at dahan-dahan silang lumapit sa mga kaaway. Gaya ng pag-estimate ni Martin de Goite, agad nagpaputok ng mga kamyon at pumana ang mga kalaban bago nakalapit. Gayunpaman, ang kastila at mandirigma ni Tarik Sulayman habang nagkakarga ng bala at mga pana ang mga mandirigma ni Tarik Sulayman, pinagbabaril sila agad ng mga kastila. Marami sa kanila ang tinamaan ng sabay-sabay at namatay. Sa laban ng iyon, sa kwento ni Padre Gaspar de San Agustin na naisulat sa Conquistas de las Islas Filipinas noong taong 1565 hanggang 1615, hindi nakita ng anumang kahinaan o pagkalito sa pakikipaglaban ng malapitan sa mga Kastila ang batang pinuno na si Tarik Sulayman. Ayon sa kanya, ang binatid, ang pinakamatapang sa buong isla, sakay ang kanyang karakob. Lumaban si Tarik Sulayman hanggang siya ay tinamaan ng bala at pinamatay. Nang makita ito o ng kanyang mga kasamahan, ay nagsipulyasa na sila at sumagwan lahat patakas at palayo sa lugar. Sa ngayon, makikita ang isang monumento ni Tarik Sulayman sa bayan ng Makabebe, Pampanga bilang pagkilala sa kanyang katapangan at kabayanihan na mas pinili pang makipaglaban at mamatay para sa ating kalayaan. Hanggang dito lang muna tayo mga kapatid at laging tandaan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye-bye!